Okay, so good evening. Okay, so let's start our new discussion. Okay, so starting midterm, so more on na tayo, more on packet tracer. Okay, so today, so we're gonna discuss is all about mag-create na tayo ng ano, ng physical network na kung saan meron na tayo mga server. Okay, so for example, nakikita nyo dito, meron ako limang PC, isang switch, tapos isang server. Ngayon, dito sa papasin nyo, dito sa server PC natin, kapag bubuksan nyo siya, so i-double click yung settings ng ating ano, ng ating server. So makikita nyo dyan yung kanyang configuration. Okay? So sa configuration ng server nyo, makikita nyo may iba't ibang services siya. So meron dyan HTTP or the Hypertext Transfer Protocol. So ito yung mga klase ng server na kaya niya i-offer. Okay? Meron yan DHCP, which is the Dynamic Host Configuration Protocol. Okay? So itong HTTP, halimbawa, klase ng server na kung saan, lahat ng klase ng web connection tsaka file transfer protocol nasa kanya. Ito yung klase ng server na kung saan mag-receive lang siya ng mga connection galing sa internet. Okay? Yan yung tatawag ng HTTP server. Okay? Then meron naman tayo tinatawag na DHCP or the Dynamic Host Configuration Protocol. Meaning, pag sinabing Dynamic Host Configuration Protocol, siya yung magbahala magbigay ng IP address sa bawat PC. Meaning, siya yung bahala magbato. Okay? So, pag sinabing dynamic, hindi tayo mag-input ng IP address sa PC, si server na yung bahala magbato ng IP address. Kaya tinawag siya Dynamic Host Configuration Protocol. Okay? Then, marami pang klase na ganyan. Merong file transfer protocol, meron dyan ETP, so meron dyan domain name system, so marami. So, didiscuss natin today. May mga sample tayo sa DHCP, mag-sample tayo ng HTTP, tapos pwede mag-sample tayo ng ano ng DNS. So, yun yung mga gagawin natin for today. Okay? So, katulad nito, sabi ko nga, dahil dynamic host tayo, okay, kung mapapansin nyo sa bawat configuration ng desktop natin, eh katulad nito, makikita nyo meron dyan DHCP, makikita nyo dyan meron siyang static. Okay? Pag sinabing static kasi, tayo yung manual na mag-input ng IP address. Diba? Normal na ginagawa natin sa bawat PC. Katulad nito, click ko yung PC 0. Kapag kinik ko yung configuration niya, makikita nyo dyan meron siyang DHCPM static. Pag static, tayo mag-input. Okay, so kahit anong gusto natin na gateway. O yung sabi natin, kung matatandaan nyo, gateway is a common point, di ba? Kung saan papasok, ipalabas yung data natin. Okay? Then, pag sinabi naman DHCP, which is si server na yung magbibigay ng IP address. Meaning, every time na ito turn up natin yung PC o every time ito turn up natin yung server, magbabago yung IP address mo. Kasi nga, naka-dynamic ka. So, pag static, restart na yung server, restart mo yung PC, mag-still naka-fix yung IP address niya. Okay? So dito, DHCP, random yan. Okay, naka-pooling yan kung ano yung mga available IP address na ibibigay nung ating server. Ito yung ating server. Okay? So ito yung bawat PC, kung mapapansin nyo, lahat yan naka-DHCP. O yan, DHCP and DHCP. So for example, piping natin ngayon yan, so wala tayong nilagay na IP address, so naka-DHCP lahat yan. Ang kinonfigured lang natin dito yung server. So ngayon, kung ipiping natin yung bawat isa, for example, magpiping tayo. So desktop, ayun, command prompt. Yan, tawagin natin 192.168.1.3 which is si PC1 yan. So meron kang reply. Diba? So halimbawa, ito ano IP address to? Si PC0.1.2. Desktop, config, so ping, 192.168.1.2. So may reply. Okay? So ngayon, so design na natin siya na meron tayo isang server at limang PC. So ang server natin, ang pangalan, server PT, ayan. Tapos PC, tapos ang switch natin, 2950. So, sige, gawa tayo ng bago. Okay.
So gagawa tayo ng dynamic configuration Dynamic Host Configuration Protocol. Or, mas kitatawag na DHCP. Ulit, pag sinabing Dynamic Host Configuration Protocol, ito yung kung saan automatic binibigay yung IP address sa bawat PC. So, kailangan yung requirement natin, kailangan natin ng server. Ayan, server. There we have your switch. Ayan, we have your switch. Switch. So, ang switch natin ay 2950. So, kahit anong mga available na switch niya, wala lang ng problema. Okay. Then, we have the 5 PC. Yeah, which is generic PC. PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, and PC 4. Yeah. So, arrange na lang. Depende kung anong gusto nyo. Yeah. Then, yung connection natin. So, connection, we have the straight. So, pass internet 0 sa 01. So, yan, connect lang natin. 00 sa 02. 00, yan. 03. 04. 05. And 06. So, yan. So, yan na yung mga connection natin. Diba? So, ngayon, i-configure natin. So, i-configure lang natin yung server. So, ngayon, open yung server. Double-click yung server. Ayan. Double-click the server. Tapos, punta kayo sa desktop. Ayan, desktop. Then, piliin yung IP configuration. Ayan. Then, syempre, kailangan natin i-type yung IP address. So, for example, IP address natin is 192.168.1.1. Subnet, no? Naka-default lang yan. So, click lang yan. So, lagyan natin ang label. 192.168.1.1. Okay? Yan. So, double-click, desktop, tapos IP configuration. Ita-type yung IP address na yan. Okay? Then, dun pa rin tayo sa server, punta kayo sa config, ayan, sa config. So, may kita nyo yan yung mga content. Diba? So, may kita nyo yung mga sinabi natin kanina. So, ayan, naka-display name tayo, naka-DHCP, static, gateway, so yung mga content. Ngayon, dahil nga gagawa tayo ng DHCP, click nyo tong DHCP. Yan. Click nyo yung DHCP. Tapos, ita-type nyo na ngayon. So, ito na. E sa DHCP services na yan, makikita nyo dyan, ito yung makikita nyo server pool. Meron dyan pool name. Ibig sabihin ng pool name, server pool, yung IP pool, ika nga. Sabihin, dyan yung mga nakastock, yung mga IP address na pwede ipamigay sa bawat PC. Okay? Kung saan pwede magsimula yung IP address nyo, okay, pwede yung indicate dyan. Ayan, no? Meron kayong starting IP address. Kung saan nyo gusto magsimula yung IP address nyo? For example, gusto nyo magsimula sa 100. Diba? 100 dyan. O, pwede kayo magsimula sa IP address nyo sa 10. Diba? Kaya nga tinawag siya Dynamic Host Configuration Protocol. Meaning, kung configure nyo itong server na to, kung anong pinag-figure nyo yan, siya na yung bahala magbato ng IP address. Okay? So ulitin natin ha. Double click. So sa desktop muna tayo ulit. IP configuration, syempre kailangan nyo muna siya lagyan ng IP address. So, ang lagyan natin ng IP address is 192.168.1.1. So, ito yung gusto natin magsimula, that one. Then, subnet niya automatic naman yan. Then, punta kayo sa config. Yan. Config. Then, hanapin yung services, which is yung DHCP. Yan. Then, server pool, pwede namang palitan niya. IP pool, pag sinabi IP pool, yung mga pamimigay niya na IP address nandiyan. Okay? Then, piliin nyo yung default gateway natin, which is yung tinype natin kanina, yung IP address, 192.168.1.1. Okay?
Tapos, DNS na server natin, kung meron man tayo mamaya. So, wala pa naman tayong kinukonfigure na DNS server. Which is, ano pa lang tayo? DHCP. So, yan lang. Then, maximum number of user, pwede nyo palitan yan. Okay? Kung ilan ang gusto nyo maximum PC na pwede yung ano lang. For example, gusto natin 100 lang. 100 PC. Yan. Then, click nyo yung add. Yun. Ay, on muna natin yan. On. Tapos add. Server from Lambda. Pwede na natin. Sige, pwede natin na name IP pool. Then, add. So ngayon, may kita nyo dyan. Ayan yung IP pool natin na may gateway na 192.168.1.1. Ang starting IP address natin ay 192.168.1.0. Submit mask. Then yung maximum PC na kung ilan yung gusto natin ibigay. Which is sabihin, yung IP address nyo magtatapos ng 192.168.1.100. Kasi ang maximum niya ay 100 PC. Okay? Which is sabi nga natin kanina, ito pwede naman palitan niya. Okay? So make sure nga lang na naka-call. Okay? Susundan po ba yun? Then, ngayon, doon sa bawat PC nyo, hindi double click ko na lang PC, desktop, IP config, piliin nyo lang yung DHCP. Ayan. O pwede rin naman dito sa config, piliin lang yung DHCP. Okay? Tapos ganoon din sa PC 1, config, click nyo lang DHCP. Sa PC 2, config ulit, DHCP. PC 3, config, DHCP. PC 4, config, tapos piliin lang yung DHCP, then okay. Okay? So, ganyan lang yung magiging settings na meron ka. So, tignan natin yung mga binigay na IP address dito. Nakikita nyo naman dyan, ayan. Ayun, may binigay na 192.168.1.3. Ito ay 192.168.1.2. So try natin i-test. Uman. Okay, 192.168.1.3. So ayun na. Meron na automatic IP address yung bawat PC natin. Si PC 1. Tawagin natin desktop command prompt ping 192.168.1.2. So si dot 2 si PC 0. Dot 3 si PC 1. So malamang si dot si PC 2 is dot 4. O may reply ka na. Diba? Tapos dot 5 si PC 3. And dot 6 si PC 4. So, yun na. So, meron ka na dynamic host configuration protocol na server. Okay? So, nasundan po ba? Oops. Yes po, sir. So, kinonfigured lang natin yung server, ha? Naglagay lang tayo ng IP address niya. Yan. So, anong ginawa natin? Desktop. IP configuration, tapos nilagyan lang siya ng IP address, then automatic yung subnet mask. Then after that, pumunta tayo sa config. Yan, config. Piliin si DHCP. Yan, DHCP. DHCP. Make sure na naka-on. Yan. Tapos gagawa tayo ng pool name. Ulit yung pool name, ito yung IP pool na kung saan nandun yung mga available na
IP address. Okay? Tapos, default gateway, yun yung tinype natin kanina, which is yung sa kanya, yung IP address niya. Tapos, maglalagay tayo ng maximum number, yung ilang PC connected sa kanya, then click add. Okay? So, kasi mga starting IP address natin, so yung starting IP address nyo, depende sa gateway na itatapat nyo, ha? Na itatype nyo. So, which is kayo naman bahala magbigay ng IP address. Pero make sure na naka-on lang siya. So, kung magdadagdag tayo ng panibagong PC, for example, tapos i-DHCP mo lang din siya ulit. Kaya kasi nyo, ayun na. Automatic connect na. Oo, mag-automatic connect na siya dyan. Okay? So, ganun lang naman po yung configuration ng DHCP natin. Okay? So, sir, parang nakasalalay po ang pinaka-setting sa server. Sabay si router, siya yung pinaka-1.1. Yung 1.1 natin, yung ano yung server lang. Wala pa naman tayong router na ginamit. Ano po bang tawag ulit dyan sa gitna? Yung sa baba lang ni server modem po ba yan? Ginamit natin yung switch. Ayun, switch. Okay, sir. Thank you. Switch pa lang po. So, pag switch pa lamang kayo nilalagay na IP address for the switch. Okay? So, ganun lang po ang pag-configure ng DHCP. Okay po. Nasundan po ba? Kaya siya tinawag na Dynamic Host Configuration Protocol. Kasi siya na yung bahalang magbato na IP address kaya tinawag siya Dynamic Host. Okay? So dalawa yan. Meron tayong static. Meron tayong dynamic. Pag sinabing static, ikaw maglalagay. Okay? Pag dynamic, naka ano yan, naka auto set yan sa server mo. Kahit maglagay ka ngayon ng mga PC dyan, ilang PC, kahit 100 PC yan, automatic yung magkakaroon na siya ng IP address. Kung dagdag ka lang ng dagdag, wala lang problema yan. Kahit palibutan mo ng 100 PC yan, automatic na babatuhan niya ng IP address. Ang kinaganda ng dynamic protocol, kasi dynamic siya, automatic siya, kahit maglagay ka na maglagay ng PC, automatic na hindi mo na-configure. Ang problema nga lang kasi pag dynamic siya, pwede siya mag-random eh. Kung ano yung mga available na IP address sa IP pool natin kanina. So ito yung IP pool natin, di ba? Ayan. Ito yung IP pool na tinatawag. See? So yun nga lang, kasi dynamic siya. So hindi natin ma-determine kung kay PC, kung kay PC1 ba, ito yung magpangyari. Kasi pag ni-restart mo yung server, automatic mag-default na niya. Parang may tendency kasi mag-reshuffle siya. So, hindi natin alam kung ano yung mapupunta sa bawat PC. Okay? So, tayo kasi ginagamit natin yung sa school ay naka-dynamic kasi tayo. Pero minsan naka-DHCP tsaka kaya minsan status. Okay? So, yan po ang unang klase ng server, which is yung Dynamic Host Configuration Protocol. Okay po? Sundan po ba? Yes. So, next, we have another sample. So, sige, save lang. Okay. Okay. So let's have another type of server. So syempre kailangan natin ng PC. So we have PC 1. We have another PC. Then we have switch.
So, kahit anong switch naman, walang problema. Okay. Switch. Then, syempre, we have your server. Ayan, generic server. Tapos, you have your connection. 01. 02. 03. Tapos, 01. Ayan. Then, sabihin natin, label muna natin, 192.168.1.3. Another label, 192.168.1.4. Ayan. Then, sabihin natin ito, 192.168.1.2. Ayan. So, yan yung configured. So, ngayon, configured natin yung ating server. So, sa server pa rin tayo. Ayan, server. So, punta lang kayo sa desktop. Ayan, desktop. IP configuration. Static. Then, IP address. 192.168.1.2. Ayan. Subnet mask. Naka-automatic yan. So, ngayon, ang default gateway natin. For example, 192.168.1. Then, we have 192.168. Okay, ngayon, ano po ba ibig sabihin ng DNS? Okay? DNS is the domain name system. Kanina, DHCP is Dynamic Host Configuration Protocol. Ngayon naman, may tinatawag tayong so, server config. Pwede nyo palitan yung display name nyo. Ayan, ang display name. Hinapin na, palitan natin yung DNS server. Okay. So, the domain name server, para ito yun eh. Ito yung pinaka-main server natin. Okay? So, HTTP, so kung saan siya yung bahala magtapon ng mga IP address sa bawat nagpo-connect na PC. So, ito naman, DNS server. Ito yung parang siya yung bahala magiging access host natin lahat. Okay? Sabi-sabihin yung bawat PC kapag kukuha niyang data, kay domain name server o sa DNS server pupunta. Okay? So, siya pala siya yung pinaka-main. Kaya tawag siya domain name system. Okay? So, yun si DNS server. Okay? So, DNS stands for domain name system. So, parang ito yung ating main server. Si DNS. Okay? So, itong server na to, so pag-config, pwede pag-click yung config, pwede nyo palitan ng pangalan, which is the display name, which is the DNS server. Okay? So, kung ulitin natin ng pag-config, so balik tayo sa server. Okay, double-click, desktop, IP server, so type lang natin yung IP address which is yung nilagay natin kanina which is yung 192.168.1.2. Subnet mask, the default gateway, kung saan siya lalabas, kung may connection pa siya sa palabas. Then we have the DNS server sa yun. Okay, which is 192.168.1.2. Normally talaga, ang default gateway natin na pupunta lagi ay .1. Okay? So, para nag-create kasi tayo ng network, and that one kasi is para sa default gateway o yung router natin. That 2 is for the DNS server. Kawag, that 3 is for your DHC server. Kasi pwede na pag nagbibig kayo ng network kasi pwede mo na ano, pwede na kayo mag-reserve ng IP address. Na meaning, kapag naka-DHCP ka, hindi pwede magamit itong address na to kasi ito yung reserve. Diba kung mapapansin natin sa polling natin kanina, sa DHCP, pwede kayo mag-determine kung saan gusto nyo magsimula yung IP address natin. Diba? So, may mga kanya-kanya kasing IP address yan kung para saan sila ginagamit. Okay? So, yung .1, typically yung .1 mapupunta yun sa in that one, so pag ito yung DHCP natin ha. So typically, yung that one
para sa yun, sa router. Okay, sa router natin. Yung that two, para yun sa server natin, DNS server. That three, depende yun, pwede mo sa DHC server. Pero papansin nyo dito, sa DHC server natin, mayroon dyan IP address. Start ng IP address. Ibig sabihin, ito yung kung ano, kung saan gusto nyo magsimula IP address. Sabi nga, nag-reserve na tayo yung 1 sa router, 2 sa server, 3 sa server pa ulit, 4 sa server. Okay, pwede kayo magsimula. Ah, sige, sa 10 tayo magsimula magbato ng, ano, ng IP address. So yung 1 to 9, reserve yun. Meaning, hindi siya pwedeng ibato kahit naka-dynamic ka. Hindi ibabato yung IP address mo. Na 0 to 9 o yung 1 to 9 kasi yung IP address na yun, reserve siya. Kaya may nagpapansin nyo sa DHCP natin, pwede kayo mag-indicate ng starter. Kung ang sure, pwede kayo magsimula sa 100, eh, wala namang problema. From ano, simula siya sa 100. So about PC1, magiging 192.168.1.100. PC2, 101. PC3, 102. So, may mga reserve na yun. Okay? So, yun yung mga, may mga typical na IP address na meron lang tayo. Okay? So, kaya nalagay dyan is yung default gateway natin ay 192.168.1. Ayan. Tapos, meron tayong .2 sa DNS. Okay? Then, so ngayon, nalagay na tayo ng IP address sa PC ng DNS natin. Ayan. So, lagyan din mga natin ito ng IP address yung bawat PC natin. So, IP address, desktop, IP config. So 192.168.1.3 subnet mask. Anong gateway natin? 192.168.1.1. Okay, yan. So ngayon may DNS ka na. O di pwede mo na i-type 192.168.1.2. So DNS natin, ulit na sabihin natin ulit. So that will be our main server. Okay? So PC0, IP config, itatype mo na lang na lahat na available na IP address na pwede sa kanya. Okay? Then, si PC1 ulit. So, si PC1 naman. Desktop ulit. IP address. Yeah. 192.168.1.3 Subnet mask. 192.168.1.4 na pala kaya PC1. Ayan. Tapos ng gateway natin, for example, router. Yan, DNS server, 192.168.1.2. Okay, so nasusunod ang pula ko. Yes, sir. Medyo, sir. So basta yung unang ginawa muna natin, naglagay pa lang tayo ng IP address ha. So both sa server, yan, naglagay tayo ng IP address sa server. So click lang yung DNS server, IP config sa desktop, then IP config. I-type lang yung kanyang IP address, subnet mask. Default gateway natin, normally ang default gateway nasa .1. Yan. Then DNS server is the main server, so yung IP address niya. Yan. Then sa PC0, nalagay din tayo ng IP address, which is 192.168.1.255, then yung gateway natin. Tapos yung PC2 ay yung PC na server natin yan, .2. Then same din sa PC1, ang IP nilagay natin yung IP address niya, yung subnet mask, yung gateway niya, then yung ating DNS server. Okay? So IP address pa lang po yung nilalagay natin sa bawat content natin. Excuse me po. So ngayon, i-configure na natin yung server para maging DNS siya. So ngayon, punta lang kayo dito sa server. Type lang yung config. Ayan, config. Tapos piliin lang yung DNS. Ayan. So sa DNS na yan, click nyo lang yung DNS services na on. Tapos, sa name, i-type nyo dyan lahat ng connected sa network mo. So PC0. Yan, type mo lang. Ita-type mo dyan lahat ng connected sa network mo. Mapa-server man siya o mapa-PC, pupunta lang kayo sa DNS. Make sure na naka-on. Resource records, lahat ng connected sa kanya. So, type mo lang yung name ng bawat net,
the about component na meron tayo, so PC0. Yan yung IP address nila, 192.168.1.3. Then click add. So i-add mo lang lahat. So PC1, yan. Ano IP address si PC1? 192.168.1.4. Then add. Ano sila pang connected sa kanya? Ayun, siya mismo yung DNS server mo. Di, lagay mo din. DNS server. Tapos yung IP address mo, 192.168.1.2. Then click add. Then kung meron ka pang i-add na mga component, so ilagay mo lang siya. Kung meron pa nga. Okay, kung ilang PC na connected sa kanya. Then, try natin i-test. So yun na. So nakita na si PC1 tsaka si PC0. So ngayon, pwede na silang kumuha ng information dun sa server nila. So si PC1, tinawag na si server. So connected na si server. So, meron ka na network. Diba? So, meron ka rin typical network na kung saan meron kang main server tapos connected yung bawat PC. So, kung magdadagdag ka uli ng PC, sabihin natin 192.168.1.5. Ang dagdag ka ng PC. So, configured mo lang ulit. Configured. Desktop. IP. Lagay mo IP address niya. 192.168.1.5. Subnet mask. Gateway mo. 192.168.1.1. For example. Siyempre, yung DNS mo. 192.168.1.2. Then ngayon tong PC na to, i-add natin sa server. So punta ulit kayo sa DNS server. Then hanapin lang yung DNS. Ayan, DNS. Then type nyo na ngayon si PC2. PC2. Tapos IP address si PC2, 192.168.1.5. Then add. Tapos, test. 192.168.1.2. So, yun na. Si PC2, connected na kay server. So, nakasundan po ba ako? So, ulitin natin yung step, ha? Yung unang step na ginawa natin, so, naglagay muna tayo ng IP address kay server. So, IP address, IP config. Nilagay lang natin yung IP address niya, which is for example, yung IP address niya is 192.168.1.2 subnet mask. Then for example, meron tayong router, ayan. May router ka, 192.168.1.1. Tapos syempre, siya yung DNS server mo, syempre pwede mo na rin na mag-type yung kanya address, 192.168.1.2. Then, naglagay tayo ng IP address sa bawat PC. Sa PC0, desktop, then IP config. Ayan. Tinype lang natin. 192.168.1.3 the subnet mask. Naka-default automatic yan. Then kung may router tayo, tinype natin. For example, 192.168.1.1. Then tinype naman natin. Next is 192.168.1.2. DNS server is main server na. I-connect natin siya sa DNS. Then, si PC1 ulit. Desktop. IP config. Static. Type nyo lang yung IP address nga. 1.4. Naka-subnet mask. Default yan. Then, gateway natin lagi kung meron kang router. Then, yung server niya, which is yung 1.2 ulit. Pwede yun. Tapos, si PC2. Nag-IP config ulit. Tapos, tinype natin yung mga IP address. Gateway natin yung router. If ever na may router pa daw siya. Then the DNS server, yung main server natin. So,
Lalagyan natin ang IP address yung bawat component. Ngayon, kukonfigure na natin yung server. To configure the server, syempre, punta lang kayo sa DNS server. Dun sa config, ayan. Then, hanapin lang si DNS. Then, make sure na si DNS is naka-on. Then, mapapansin nyo dyan, resource records. Itatype nyo lahat ng pangalan ng components nyo. PC man siya o server. Type nyo lang PC0, for example. Type nyo lang PC0. Anong name niya? Tapos, i-add lang yung IP address. Kung meron siyang available na IP address. Then, click add. Kapag okay na siya, na-add nyo na lahat. Iti-test nyo isa-isa yung bawat PC. Kung okay. So, by meaning ng sa desktop, command prompt. Tapos, tawagin yung IP address ni server. So, meron siyang reply. Successful. So, si PC0, which is the 3, successful. Then, si PC4, so, successful. So, yan po yung paggamit na DNS server or the main server natin. Okay? So, nilagay lang natin ng IP address. Ang configuration po nila nasaan? Nasa config services, tapos kung anong gusto ng services, for example, DNS, then type the component, the IP address, then click add. Kung ilang component na meron kayo, dapat ganun kadami yung records na meron kayo. Okay po? So, yan po ang paggamit ng DNS server. So, nasan dyan po ba yun? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ulitin natin, DHCP is Dynamic Host Configuration Protocol, meaning siya yung bahalang magbigay ng IP address. So, hindi na natin ta-type yung IP address, si server na yung bahalang magbigay. Pag sinabi naman DNS or the Dominant System, siya yung ating main server. Okay, so for example, kailangan natin ng data sa kanya, so kukonnect dun si PC0, si PC1, and si PC2. Kaya mapapansin nyo, kahit na naka ano tayo, naka-laptop ka, naka-desktop ka, so makikita nyo naman din, meron doon na maglalagay ng server, DNS server. Okay, so DNS server that our main server. Okay po, so nasundan po ba ako? Okay, sige, next. So, try naman natin, meron tayong router. Okay, so meron na tayong router. So, yung madalas na gagamitin natin, we have the router. So, dadagdagan natin yung component. So, meron tayong router na. So, ganun pa rin, PC switch, tsaka server. Okay? So, ang component natin ali, so meron tayong router naman. Router. So, meron tayong switch. So, piliin lang kayo ng switch. Ayan, switch. Switch. Siyempre, kailangan natin ng PC. 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 Siyempre, meron tayong PC. Ayan. Let's sabihin natin, meron tayong server. Dalawang server naman. Dalawa. Siyempre, lagyan natin ng connection. 00 to 00. So we have F. Passing FA00, sabihin natin IP address 192.168.50.1. So FA00.50.2. And connection 01 01 01 01.
FE01. Sabihin natin, ito ay F1. So, label lang natin. Label. FE01 din siya. Sabihin natin, ito ay 5.1. Then, syempre, bawat PC. So, connect. Yung connection, pag sa connection, sa switch, kahit saan naman yan, di ba? So, tatandaan nyo lang kung saan siya locate, kung saan nyo siya pinulog. So, label 192.168.1.2. So, 192.168.1.3. Tapos, ito naman, 192.168.5.2. Pwede natin ito, 192.168.5.3. 192.168.5.4. So, yan. So, yun yung topology natin. Yan. Tapos, papalitan natin ang pangalan ng server. So, click lang yung server. Para palitan ng pangalan, click lang yung server. Yan. Then, punta lang sa config. Then, ito yung display name. Papalitan nyo lang. So, for example, web and FTP server. For example lang naman yan. Build server, ibig sabihin, lahat ng connection and pag-transfer to internet sa kanya dadaan. Kaya tinawag siyang web and FTP server. Meaning na FTP is file transfer protocol. Ibig sabihin siya, bahala magbato na information through the internet. Yan. Then syempre ito, double click ulit. Config. Syempre, palitan natin ng DNS server. So, meron na tayong name. So, yun yung topology natin. So, ngayon, yung bawat topology natin, syempre, kukonfigured natin. So, sa router muna tayo. So, wala tayong gagamitin code dito, ha. Hindi mo tayo magko-code. Direct tayo sa device magko-configure. So, sa router 1, router 0, ayan. Anapunta lang kayo sa config. Ayan, interface 00. Ayan, interface 00. Make sure ang port status po naka-on. Ayan, click naka-on. Tapos type IP address ng 00. Ayan, which is 192.168.50.1. Then, click yung submit mask automatic. Then, pass internet 0001. So, I mean, ayan. So, 01 natin. Make sure naka-on. Ano IP address ng 01? Ayan. 192.168.1.1. Then, click. So, automatically, sa pasin nyo, nag-green na siya. Diba? Then, configure nyo na yung PC. Ayan, configure the PC. Punta kayo sa desktop. Tapos, IP config. Then, i-type natin IP address niya. 192.168.1.2. Ngayon, submit mask, kinik mo siya. Ngayon, yung PC 0 sa siya direct connected dito kay router 0. So, si router 0 ang kanyang default gateway. So, magiging 192.168.1.1. Diba? Sabi natin, yung connection na line na to, ito yung connection sa loob. Tapos, itong FA00 siya yung connection sa labas. So, kaya ang ginamit natin gateway ay yung .1, which is yung nasa loob. Okay? Then, DNS server mo. Ano yung DNS server mo? Which is ano? So, meron na tayong DNS server, di ba? Which is, ito, yung 5 po. I-type lang natin. 192.168.5.4. Okay, yan lang siya. Okay. So, continuous lang din niya. So, gawin siya kay PC1. Ganun lang ulit. PC1. Desktop config 192.168.1.3
pag-click mo sa admit mask, okay. Default gateway. Kung saan siya directly connected sa loob. So, yun ulit. Dito siya. Tapos, DNS mo rin. DNS natin is 192.168.3.5.4. Yun. Tapos kay PC2. Yan. Desktop. IP config. Mga IP address para nilalagay natin na 192.168.5.2. Subnet. Default gateway. Ano yung default gateway mo? Medyo mag-iiba na default gateway ni PC2. Saan siya connected? Ito na. Okay? 192.168.5.1. Then DNS server natin, 192.168.5.4. Tapos ito din, si server, lalagay mo ng IP address. Ano IP address si server? 192.168.5.3. Yan. Subnet gateway. So, anong gateway niya? 192.168.5.1. Yan. Tapos DNS, 192.168.5.4. So, IP address pa rin naman nilalagay natin, ha? So, dito rin sa DNS server, ayan. Desktop, IP, 192.168.5.4. Subnet. Then gateway, 192.168.5.1. So, pwede mo na mailigay niya at DNS niya, 168.5.4. Wala na problems. So, ano pang walang IP address? So, si router, wala pa IP address si router. Hindi doon na ulit kay router. Double click si router. Punta sa config. Then, hanapin yung interface. And interface 00, yan. Yeah? Make sure naka-on. Tapos type 192.168.50.2. Automatic yung subnet. So, nag-read na siya. So, doon ka naman kay pass ito ng 00. So, IP address is 192.168.5.1. Then, click. Make sure na nakakuha. So, pansin mo nyo, nag-green na siya. Okay? So, nasundan lang po ba ako? Yes, sir. So, mga IP address para nilagay natin, ha? So, bawat sa router, nag-config tayo, tapos interface, di ba? Basta type nyo lang IP address now, pass internet 0, tsaka pass internet 1. Pero make sure, yung port status nyo naka-on. Make sure naka-on. Okay? Tapos sa PC 0, desktop, IP config, itatype nyo lahat ng details na meron na available, yung IP address, yung subnet mask, yung gateway mo, tapos yung main server natin, yung DNS, di ba? So, itatype mo yun. Then, lahat lang din sa lahat ng PC, gano'n. Sa server, itatype mo lang sa server, double click lang yung server, desktop, tapos IP config. Yan, ganun lang ulit. Itype lang lahat ng details ng router natin. Okay, so, nalagyan na ng IP address. So, ano na lang naiiwan? So, kailangan natin yung connection. So, kailangan magkita na ng dalawang router. So, di ba, para magkita yung dalawang router, di ba, gumagawa tayo yung tinatawag nating route. Okay? Halimbawa, si router 0, ayan, si router 0, so, kung magkoconnect siya dito sa bawat PC na to, okay, so ano yung gagamitin natin? Diba? Dito siya dadaan, tapos dito siya lalabas. Diba? Sa PC na yan. Okay? So itong router 0 natin, pag magkoconnect siya dito, dito siya dadaan, tapos dito lalabas yung data. So kapag opposite naman, pag si router magkoconnect, dito dadaan yung data, tapos dito naman siya lalabas. Okay? So ngayon, ang gagawin natin, yung tinatawag na static route. So yung routing na ginagawa natin dati. Sino yung gagamitin natin? Okay? So ngayon, isi-say natin, si router 1 natin, ito.
Hanapin lang sa config yung static. Okay? Kasi lang, tatype lang natin yung network. Diba? So, anong IP address ilalagay natin dyan? Pag mula kay router 1, so anong gagamitin natin? Kung matatandaan, so anong gagamitin natin? O, pag router 0, so anong gagamitin natin? Kung mag-config tayo, static. Anong network yung gagamitin natin? So kung matatandaan pa. Yung sa static, sir? Oo. Sa pinaka-main, yung pinindot mo. May server kasi yan. Maligot ito kayo. Kung mag-router tayo, diba, pag-uusap na router to router. So config natin static sa so router 0. So, anong network ito type natin? Siyempre, network ito yon. Diba? So, lalagay mo 192.168.50.0. Diba? So, network mo is yung laging starting with 0 kung saan dadaan yung PC mo. Ay, kung saan dadaan PC mo. Kung saan dadaan yung network mo. Okay? So, nakuha po ba yun? Yes, sir. Sir, gagamit pa po tayo ng static? Opo, kahit na-adis yung HP? Opo, kasi ang nag-uusap dito, router to router niya. Okay, sir. Pero magpapa-activity pa rin kayo na may server na. Nagamit din po ba ng static sa server to PC? Hindi, kung dito lang naman, within the network, hindi naman kailangan ng static yun. Ang ginagamit lang naman yung static route natin. Kung mapapansin mo, wala namang configuration sa server ng pang static. Kasi lahat ng router nasa router lang. So doon tayo gagamit ng static. Okay, sir. Content. So yung mga route natin, sa router lang po iikot lahat. Okay? So hindi sa hindi sa bawat PC. So sa router 0, punta kayo sa config, static route. Ayan, yung network kung saan natin ibabat yung dadaanan niya. So, 192.168.50.0. Ayan. Tapos, subnet mask. Dahil klasika, 255.255.255.0. Ayan ngayon, saan siya lalabas yung data natin? Which is dito kay? Dito, diba? So, magiging 192.168.50.2. Si PC1, dadas sa network na to, dito siya lalabas. Then, click lang yung add. Then, kay router 1, so router 1, ayan. Ganun uli, static. So, saan naman siya? So, dito ka naman sa kabila. So, pag router 1, next up niya dito sa .1. Ipatype mo lang 192.168.1.0 ang network. The subnet mask, which is klase yan, 255.0. Then siya sa lalabas dito sa 192.168.50.1. Then click add. So ulitin natin. So ito yung PC natin. Saan siya pupunta? Dito sa network na to. So, kaya network natin ay 192.168.1.0. Then, naka-classica, which is yung 192. Ayan. So, kung ito subnet mask mo, ay 255.255.255. Then, saan siya tatalon? Itong PC na to. So, tatalon siya dito. Kaya naging 192.168.50.1. Okay po. Nakuha po ba yun? So, lagi kapag mag-static route kayo, pag ang unang network, ayan, kung itong PC na to, itong router na to, tatawagin mo kung saan siya lalabas. Ito yun. Ayan, kung saan lalabas yung data mo, which is yung, ang network address laging end with 0, kaya 192.168.1.0.
Yung mask mo, nakadepende kung anong klaseng IP address siya. Kasi 192, class C. So, ang submit mask mo, 255.255.255.0. So, saan siya dadaan? Pang sa kanya, so saan daan niya? Dito siya, sa 50.1. Okay? So, yun niya. Then, kung sa kabila, then yung sa kabila, ulitin natin. So router 0 tayo, di ba? So router 0. Sa router 0 ito. So saan network siya magko-connect? Dito, di ba? So ito yung type natin sa network mo. 192.168.5.0. Okay, kasi pang itong router na to, saan siya kukonek? Kukonek siya dito. So, ito yung kukunin natin na network address. 192.168.5.0. Then, ang mask mo, declass siya automatic yan. 255.255.255. Diba? Then, ngayon, from router na to, patungo dito, saan siya tatalon? Which is dito kay 52. Kaya lalagay natin dyan is yung 192.168.1.52. Okay? So network sa siya lalabas sa 192.168.5.0. So dito siya lalabas sa network na to. Then submit mask mo class C 255.255.255.0. Then next up, saan siya tatalon? Mula dito sa router na to patungo dito. So dito siya mag-jump. Which is 192.168.0.50.2. Then click add. Okay, so nasundan po ba yun? So nasundan po yung paglagay ng static route. O ulitin natin. Yes. Medyo okay na sir. Okay. Okay naman po yun. So sige, remove na lang mo. Okay. So itong router na to, mag-uusap siya dito. Mag-uusap sila. So ngayon, para mag-uusap sila, itong router na to, aalamin niya yung network na pupuntahan niya. So aalamin niya yung network na pupuntahan niya, which is ito. Diba? So ang network address kasi lagi, so ang network address mo magiging 192.168.5.0. Yun ang network address mo. Okay? Always ang network address always end with 0. Tapos ang subnet mask mo nakadepende sa first na number natin which is 192. So 192 siya, pasok siya sa classic kaya 255.255.255.0. Okay? Then after na, yung next hop. Ibig sabihin next hop, saan siya tatalon? Mula dun sa destination, mula sa kanya, saan siya tatalon? Tatalon siya saan? Dito muna siya tatalon. Sa unang port, sa unang daan. Hindi agad sa destination. Yung unang papasukan niya. Yan. Okay? So yung network kung saan siya lalabas. Yung next hop kung saan papasok yung data. Okay? So router 0. Static. Saan papasok si router 0? Dito sa network ni router 1 which is yung 192.168.5.0. Diba? Kasi dito siya papasok. Hindi siya papasok dito kasi network na yun. So papasok siya dito sa 192.168.5.0. Okay? Tapos, yung subnet mask mo, dahil classy siya. Then, saan tatalon yung data mo? Mula sa kanya, saan tatalon? Yung next up natin. So, next up natin, dun sa entrance, di ba? So, ano entrance niya? 192.168.50.2. Then, add. Yes? Oops. Sa router 1 naman. So, ganun lang din ulit. Sa router 1, static.
Saan siya pupunta yung network? 192.168.168.1.0. That 1.0. So papasok siya dito. Subnet mask mo naka-default. Zero. Then next up mula sa kanya saan siya babato? So magiging 192.168.50.1. Then add. Okay. So kapag nalagay na natin yung static route, yung IP address, so try natin kung magpo-config sila. So try natin si PC 0. Kuman, tawagin natin si DNS. Ping 192.168.5.4. So for example, yung DNS natin ay .4, di ba? So tatawagin lang natin siya. Natin. So meron siyang reply na kita. So try natin i-call ulit. So yun. Okay. So okay na. So nakita po from PC0 nakita na si DNS server which is 192.168.5.4. Okay. So nakita na siya. Pero minsan kung gusto nyo nag-alangan kayo, pwede configure nyo yung DNS. Yan. Tapos config, di ba? Tapos DNS. Tapos i-type nyo lahat ng connected din sa PC. Yan ba? PC0. Yan. Ano IP address na? 192.168.1.2. Add. Tapos PC1. 192.168.1.3. Add. Sa ano to ha? Sa DNS server na tayo ha. Ginagawa natin kanina. DNS, config, tapos DNS. Tapos make sure naka-on. Then, ita-type lang natin lahat ng connected sa kanya which is yung PC name. Ito tayo ito. PC2. PC2, tapos IP address 192.168.5.2. Tapos add lang natin web and FTP server and IP address 192.168.5.3. Add. Then, gusto yung DNS mo na isama pa na. DNS server. And tapos 192.168.5.4. So, yun na. Pwede mo nang i-call isa-isa. Magkano pa yata. Sa PC. Tapos tawagin nila natin isa-isa. 192.168.1.3. Si PC1 nag-reply. Ayun, may reply. Si PC2. No, si PC2. Ping. 5.2. So, yun, may reply. So, kung may time out siya, resend nyo lang. Arrow up. PC3. So meron reply. Ayan, may reply. Si PC4, ayan. So meron siyang reply. So lahat na siya may connection. Diba? Eh, halimbawa, gusto nyo naman i-test tong server natin, yung web nyo, yung internet server nyo, ayan, yung web server. Yung web yung FTP, punta lang kayo dito sa web browser. Ayan. Web browser. Tapos type nyo lang yung IP address ng web browser nyo. Ayan.
Yan na siya. Ibig sabihin, may connection na yung sa DNS server mo. Okay po. So, nasundan po ba? Dahil kung gusto niyo maglagay ng mga official site sa DNS nyo, hindi DNS lang yan. DNS, ayan. Ay, bumukas. Bumukas. So, yun yung set DNS natin, di ba? Tapos, yun yung mga nilagay natin, lahat ng component yun sa DNS natin. Okay? Tapos, yung mag, ayun, HTTP natin, yung mga ano natin, yung mga kanina, di ba, yung DHCP, pwede ka rin mag-DHCP dito sa DNS mo. Pwede mo siyang gawin as DHCP. So DNS, pwede sabay dalawa function niya. Pwede siyang DHCP server. Pwede rin siyang DNS server. So depende naman sa inyo yan. Depende sa inyo na sa network admin kung gusto niyo magkahiwala yung HTTP tsaka yung DNS. Okay? Yeah. Then, dito lang, type niyo na lahat. Kahit net, kahit ano dito, kahit ano tawag dito, kahit na website, yan, pwede nyo type ng website. Yan. Nung halimbawa, yung may sarili kayong website for the ano, basta type nyo lang dyan. Then, kung anong available na IP address, talagay nyo lang dyan. Okay? So, at least para kahit papano, sa browser nyo, may lalabas na data. Okay? So, pag dito, halimbawa dito, double click natin yung command. Kung tatype ko yung browser na nakasave sa DNS mo, automatic na lang yan. Sabihin, yung mga allowed network lang na pwede pagtanto. Kung alam mo yung katumbas na IP address ng bawat website na i-coconnect. Dito lang din naman yung sa DNS. Ano, record source. Para ma-filter nyo lang yung mga connection na meron kayo. Okay? So, ito yung browser nyo. Type nyo lang. Titest nyo lang natin yung server. Ayan. So, meron. Diba? Or, sa DNS mo naman, to-type nyo lang yung DNS nyo, yung mga filtered na pwedeng pumasok sa network nyo. Yun ay to-type nyo. Pwedeng www.yahoo.com. Then, yung katumbas niyang IP address. Tapos, i-add nyo lang. Okay? So, pag papasok dun sa web browser yung bawat PC, yun lang yung pwede nilang mapasok na content. Okay po? So, yun po. Ang paggamit ng DNS server. Okay po. May nasundan po ba? So, gagamit lang naman kayo ng ano, ng routing natin kapag ano, paggamit lang kayo ng mga static route kapag meron na kayong connection ng bawat router. Okay? So, kung wala naman kayong connection ng router, katulad na mga ginawa natin kanina, hindi naman kailangan kang mag-STP. Okay po. So, nasundan po ba yun? Nasundan po ba? Yes, sir. Okay po. So, yun muna para sa araw na to, yung paggamit ng HTTP tsaka DNS. Okay, so para hindi na masyadong sumakit ang ulo kasi madami pang
function na pwede natin gawin sa mga susunod na araw. So, di ba last time, puro router lang tayo tsaka PC. So, ngayon, gagamit na tayo ng server. Okay po? So, may question pa po ba?